Before we start, please click the like button and subscribe to my channel. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa kahulugan ng kolonyalismo. Mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Inaasahang matatalakay ang kahulugan ng kolonyalismo at ang konteksto nito kaugnay sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas. At maipapaliwanag ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Naitanong mo na ba ang iyong sarili kung ano ang naging buhay noon ng mga ninuno? May pagkakatulad kaya ang mga bagay na tinatamasa nila noon na nararanasan natin ngayon, lalo na ang pagkakamit ng kalayaan? Maraming pangyayari ang naganap sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpatibay at nagpatatag sa ating bansa, tulad ng masakop ang Pilipinas ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng bansang Espanya. Isa si Ferdinand Magellan ang nagsagawa ng ekspedisyon. Natuklasan niya ang rutang patungon Silangan sa pamamagitan ng paglalayag Pakanluran. Ang pagkakatuklas niya ang naghantong upang matunto ng maliit na pulo sa ating bansa. Gawain sa pagkatuto bilang isa, suriin ng mabuti ang larawan. Sagutin ang mga tanong, ano kayang pangyayari ang naganap sa Europe noong panahong 1300 hanggang 1500? Sagot, mga ekspedisyon patungong Silangan. Sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo? Sagot, si Ferdinand Magellan. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampulitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar, at sa pagkontrol sa paglinang ng mga likas na yaman. Tinatawag na kolonya ang lugar o bansan tuwirang kinontrol at sinakop ito. Ang kolonyalismo ang unang yugto ng imperialismo ng mga Kanluranin. Ang imperialismo ang isa sa uri ng kolonyalismo na kung saan ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop o pakikialam ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes. Layunin ng Espanya sa pagtuklas sa mga lupain. Una, ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, hangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Ano-ano naman ang mga dahilan ng Espanya sa pananakop sa bansang Pilipinas? Una, misyong manakop ng mga lupain. Pangalawa, makatuklas ng bagong ruta patungong Silangan. Ang pagsagawa ng kolonyalismo sa daigdig ay naging paraan na rin ng pagkakatuklas ng mga lupain noong ika-15 hanggang ika-17 na siglo, tinawag itong panahon ng paggalugad at pagtuklas. Dahil dito, maraming bansa sa Europa ang naging aktibo sa paglalayag at nagtungi sa mga lugar na hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Noong 1519 ay nagsimula ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, isang Portuguese na kawal na pinondohan ng Espanya sa ilalim ng pamamahala ni Haring Carlos V. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isaayos ang mga salita upang makabuo ng tamang konsepto. Ang kolonyalismo ay isang bansang napasailalim ng pamamahala ng ibang bansa. Ipinapatupad nila ang kanilang mithiin at layunin tulad ng pagpapatupad nila sa sariling bansa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tuklasin sa pamamagitan ng pagtingin sa larawan. Ito ay mga layunin ng dayuhan upang makapasok o maangkin ng isang teritoryo. Ang unang larawan ay tumutukoy sa kolonisasyon, at ang pangalawang larawan ay tumutukoy sa Kristyanismo. Gawain sa pagkatuto apat, basahin ang teksto, tuklasin at ibigay ang mga kaagutan sa bawat kasunod na mga tanong. Ang eksplorasyon ng mga Espanyol ay pinangungunahan ng nabigador na Portuges na si Ferdinand Magellan. Inilunsad ang ekspedisyon ni Magellan patungong Silangan sa ilalim ng bandila ng Espanya noong 1519. Makasaysayan ang paglalayag ni Magellan dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, napatunayan ng ekspedisyon na maaring makarating sa Silangan sa paglalayag Pakanluran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay dilog. At pangatlo, nagbigay daan ito sa pagkakatuklas ng maraming lupain, kabilang ang Pilipinas. Nabigo si Magellan at ang sumunod pang mga ekspedisyon na masakop ang Pilipinas. Datapwat noong 1563, nagtagumpay si Miguel Lopez de Legazpi na maitatag ang pamahalaan ng Espanya sa bansa.
siya ang inirang ng Haring Felipe bilang gobernador-general upang pamahalaan ang kolonya. Nabigyan ni Ruy Lopez de Villalobos ng pangalang Las Islas Filipinas bilang parangal kay Haring Felipe II ng Espanya. Dalawang epekto ang naitalang bunga ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. Una, nahikayat sa relihiyong Katoliko-Romano ang halos buong bansa. Pangalawa, nabuo sa lipunang Pilipino ang sektor ng mga elitistang may-ari ng malalaking lupain na hanggang sa kasalukuyan panahon ay nagtatamasa ng kaginhawaan dulot ng lumang yaman. Sagot sa mga katanungan. Bilang isa, ano ang ibig sabihin ng kolonya? Sagot, ang kolonya ay ang lupang nasasakupan. Ang kolonya ay ang tawag sa mga lupang nasakop mula sa kolonyalismo. Bilang dalawa, sino ang nakarating dito sa Pilipinas? Sagot, si Ferdinand Magellan. Bilang tatlo, paano siya nakarating sa bansa? Sagot, sa pamamagitan ng ekspedisyon o paglalayag. Bilang apat, ano ang napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalayag? Sagot, una, napatunayan ng ekspedisyon na maaring makarating sa silangan sa paglalayag Pakanluran. Pangalawa, napatunayan na ang mundo ay bilog. Pangatlo, nagbigay daan ito sa pagkakatuklas ng maraming lupain, kabilang ang Pilipinas. Bilang lima, nagtagumpay ba si Magellan sa pananakop sa Pilipinas? Sagot, hindi siya nagtagumpay sa pananakop sa Pilipinas. Bilang anim, sino ang nagtagumpay na maitatag ang pamamahala ng Espanya sa bansa? Sagot, ang nagtagumpay na maitatag ang pamamahala ng Espanya sa bansang Pilipinas ay si Miguel Lopez de Legazpi. Bilang pito, sino si Miguel de Legazpi? Sagot, si Miguel Legazpi ang hinirang ni Haring Felipe bilang gobernador-general upang pamahalaan ang kolonya. Bilang walo, ano ang pangalang binigay ni Ruy Lopez de Villalobos? Sagot, ito ay Las Islas Filipinas. Bilang siyam, bakit mahirap para sa isang bansa ang maging kolonya? Sagot, mahirap maging kolonya ng isang malakas na bansa sapagkat ipapairal dito kung ano ang ipinapatulad nila sa kanilang bansa kahit ito ay diangkop sa ating bansa. Bilang sampu, kung ikaw ay buhay na ng panahon ng pananakop, kaya mo bang tiisin ang kanilang paraan ng pamamahala? Bakit? Sagot, para sa akin, hindi ko matitiis ang kanilang pamamahala dahil magiging limitado ang kilos ko at hindi mo magagawa ang nais mo sa buhay dahil kailangan na kung ano ang nais nila ang siyang masusunod. Gawain sa pagkatuto bilang lima, una ng datos ang chart. Isulat ang mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol. Gawain sa pagkatuto bilang anim, una ng kahon ng mga sagot upang mabuo ang concept map ng kolonyalismo. Kahulugan ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Isinasagawa ang kolonyalismo sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampulitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar, at sa pagkontrol sa paglinang ng mga likas na yaman. Dahilan ng kolonyalismo, marating ang mga lupain hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Misyong manakop ng mga lupain. Napektuhan ang paniniwala at relihiyon pati na ang nakasanayang kultura ng bawat Pilipino. Napahalaga ng kolonyalismo ang pagkakaroon ng palitan, di lamang ng mga kalakal kundi pati na din ng kultura at kaalaman. Sa pamamagitan ng kolonyalismo lumaganap sa Asya at sa ibang dako ng mundo ang Katolisismo. At kasabay din ito naging mabilis ang paglaganap ng kaalaman. Gawain sa pagkatuto bilang pito. Pumili ng isa sa mga gawain upang maipakita ang iyong saloobin o reaksyon sa mga dahilan ng layunin ng kolonyang Espanyol. Ang poster na nasa inyong screen ay halimbawa lamang. Maari kayong gumawa ng iyong reaksyon gamit ang sumusunod. Paggawa ng sanaysay. Paggawa ng awit. Paggawa ng poster. Paggawa ng comic strip.
Gawain sa pagkatuto bilang 8, piliin sa mga sumusunod ang nagsasaad ng tungkol sa kolonyalismo. Letter A. Ang eksplorasyon ay ang pagtuklas ng bagong lupain na may layuning pamahalaan at ariin ito. Letter B. Napatunayan sa ekspedisyon ni Magellan na ang mundo ay bilog at naging daan upang matuklas ng bagong lupain. Letter D. Nahikayat ang mga tao sa relihiyong Katoliko-Romano. Letter F. Naakit ang bansang Espanya sa yaman at kapangyarihang makamit mula sa mga kolonya sa ibang lupain. Gawain sa pagkatuto bilang siyam, lagyan ng check kung ang sinasad sa ibaba ay sa layunin at dahilan ng kolonyalismo at XNMN kung hindi. Bilang isa, paggamit ng likas na yaman ng bansang ginawang kolonyal. Check! Bilang dalawa, pagtatayo ng base military sa magpapalakas sa sandatahan. X! Bilang tatlo, pagbibigay ng edukasyon sa bansang ginawang kolonyal. Check! Bilang apat, pagbibigay ng libreng produkto sa bansang ginawang kolonya. X! Bilang lima, pagpapalawak ng relihiyon sa bansang ginawang kolonya. Check! Gawain sa pagkatuto bilang sampu, piliin sa talaan ang ibig sabihin at dahilan ng kolonyalismo. Lagyan ng check kung tumutukoy ito sa layunin ng kolonyalismo, at X naman kung hindi. Bilang isa, pagsamantalahan ang yaman ng bansa. Check! Bilang dalawa, palawakin ang kanilang nasasakupan. Check! Bilang tatlo, paghahangad ng kapangyarihan. Check! Bilang apat, pagkakaisa. X! Bilang lima, paghahangad ng kapayapaan. X! At dyan natatapos ang ating aralin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa ibang mga videos.